FYI is back, and I'm your host again, Willy Spirito, with Inspector Dave Abara of Precinct or Block 1 ng Precinct 6 dito po sa Santa Ana, San Andres, Manila. Sir, in regards sa accomplishment, kahit na medyo maiksi pa yung panahon na nilalagi mo, meron na po ba tayong accomplishment? May mga na accomplish na tayo rito sa block natin, sa PCP natin, kahit maiksi pa lang yung panahon natin. May mga nahuli na tayo, may warrant dito sa area natin, yung most wanted meron natin. Tayo? Meron tayong 10 most wanted dito sa area natin sa Santa Ana. Nahuli na natin yung 5 sa 10 na most wanted personality, sir. Sino-sino yung mga ilan na yan? May natatanda na? Yes, sir. May yung isa doon, sir. May kasong robbery. Yung isa, meron siyang kasong section na 5 at saka section 11 ng 9. Pag sinabi natin 5 or 11, or ito yung 11, ito yung hindi ka na makakalabas? Yung section 5, sir. Ah, yun ang hindi ka na makakalabas. Yes, lifetime, sir. Sentence ka na nun. Yes, sir. No bail, sir. No bail. Now, yung mga rape cases, meron ba tayo sa lugar natin? Yung mga nako-complain o may nako-complain? Mayroon ako, sir, incident ng rape dito sa area ko. Last week, mayroon ditong reported incident. Pero hindi ho nangyari sa area. Dito sa Dagunoy, kundi sa province, sir. Dito lang nagtago? Dito lang nagtago yung tao. Nung nakita nung kamag-anak na nandito, pinuntahan ako rito sa block ko at kinuha yung atensyon ng pulis natin. Nag-responde tayo ron at nahuli natin yung suspect, sir. Ngayon, nakakulong na ako sa Station 6, sir. Okay. Ilang mga question na gusto kong iiwan mo na para naintindihan ng ating mga manunod. Yes, first, sir, and foremost is, how cooperative your head police colonel Domingo para kayo ay masuportahan kung ano man ang mga pangangailangan ninyo? Pagdating naman sa leadership po ng station commander natin, very supportive po siya sa mga tao niya, sir. Pagdating sa pagbibigay sa amin ng tulong, kung ano man ang pwede niyang maibigay na tulong sa block namin, lahat-lahat ho, sir, binubuhos niya rito para ho sa pag-maintain ho ng peace and order ng area natin, para ho sa magiging maayos ho yung nasasakupan natin dito. In regards sa alkalde ng Maynila, ano ba ang kanyang mandate para mapanatili itong lahat ng kapulisan hindi nasasangkot sa anumang usapin, lalo-lalo na doon sa mga kotong cops? Yes, sir. Unang-una, sir, gusto kong pasalamatan yung napakabuting mayor natin dito sa Manila, si Pangulong Mayor Joseph Erap Estrada, sa tulong niya na binigay sa atin dito sa ating kapulisan para ho magiging cooperative yung mga pulis natin. Magtatrabaho sila ng 24/7 para ma-maintain yung peace and order natin dito sa kasasakupan natin sa Manila Police District. Okay, and at the same time, sa ating mga barangay officials, barangay councilors, tanods, ano ang pwede niyong sabihin para maging malapit ang puso nila sa inyo at na makagabay ninyo sila sa dapat nilang itulong sa ating presinto? Yes, sir. Kami ho rito sa block natin, sa Dagunoy, PCP, handa ho kaming tumulong kahit anong oras, kahit anong araw, anong panahon. Nakanda ho kaming tumulong sa inyo. Lumapit lang ho kayo sa amin at hindi ho kayo mapapahiya. Bukas kamay ho kaming tutulong sa inyo kahit anong problema.
na makakaya ho ng presinto namin ay handang-handa ho kaming tumulong sa inyo 24/7. Ngayon na Inspector Abara, ang isa sa mga problema natin ay pumasok na po yung vacation month, ano? Opo. At hindi natin may iwasan na yung mga kabataan ay halos gabihin sa daan at can make create a noise to their neighbors. Opo. Ano po ang pwede niyong sabihin na pangaral sa ating mga kabataan para ma-maintain natin yung peaceful at hindi at sila makakasagabal sa mga kapitbahay nila? Unang-una po, gusto ko lang ipabot sa ating mga kabataan na ngayong wala na akong pasok, enjoy ho natin, enjoy ninyo kung ano yung pwede nyong enjoy this summer. Pero pagdating ko sa gabi, mayroon ho tayong curfew. Hanggang 10 o'clock lang ho tayo sa labas ng bahay natin. Pagdating ko ng 10 o'clock, nasa loob na ho tayo ng bahay natin. At wag na wag ho kayo, iwasan natin na ma-involve kayo sa anumang klaseng droga. Kasi yan ay walang mapupuntahan, kundi pwede ho kayo makulong, pwede masira yung buhay nyo at hindi nyo matupad yung mga pangarap nyo sa buhay. Okay, na-mention mo na may curfew, meaning to say, nagkakaroon kayo ng patrolling para mabigyan talaga ng pagbabantay dito sa curfew. Yes, sir. Yung mga kapulisan natin, sir, kasama na ako dyan, nagkakaroon kami ng runda gabi-gabi. Pag nadaanan namin yung grupo, mga grupo ng kabataan, pinapauwi na namin pagdating ng alas 6 ng gabi. At saka yung mga nagiinuman diyan sa kalye. Sa anong kaso yan pagka nagiinuman sa kalye? Pwede ho natin silang kasuhan ng city ordinance. Mm-hmm. Pwede rin natin silang vagrancy or whatever. Vagrancy. Okay. Ngayon, Kernel tuloy, na-promote na kitang bigla. Tingyente, halimbawa, ako ay isang mamamayan. Opo, opo, sir. Para mawala sa aking isipan o sa aking kalooban na nakakatakot lumapit sa pulis, ano po ang pwede kong gawin para mawala yung takot at magkaroon ako ng tiwala sa pulis? Unang-una, sir, kaming mga kapulisan, kami yung totoo yung kaibigan, kami yung totoong pwede niyong malapitan at hindi ho kayo mapapahiya sa amin. Huwag ho kayong matakot, huwag kayong mag-alinlangan na lumapit sa amin. Kung kayo may mayroong complain, kung kayo mayroong problema na pwede namin, anuman maitulong namin, kami ho ay nakahandang umalalay at tumulong sa inyo sa abot ho na makakaya ng PCP ho natin dito sa Dagunoy. Okay, sa huling katanungan, ano ang pwede natin ibigay na cellphone number o contact number para sa Block 1 ng Dagunoy o San Andres para madali sila makakapag-ugnayan sa inyo? Yes, sir. Pagka mayroon ho kayong complain, mayroon kayong information na pwedeng maitulong sa paglutas ng kaso, pwede ho kayong tumawag sa telephone number 8-485-0706. Pakiulit po natin. 485-0706. Sa cellphone ko? Or dito sa personal phone ko, 0916-6632-855. Okay. Sa ating ginawang interview kay Inspector Dave Abara, sana po ang ating mga mamamayan sa buong San Andres, sa nasasakupan ng neto pong Dagunoy Market, ay magkaroon kayo ng tiwala na maaari nyong idulog ang inyong mga problema at kung ano man ang koordinasyon ng polis na gusto nyong itulong sa inyo, huwag kayong mag-atabiling lumapit kay Tiniente Dave Abara. At ang palatuntunang ito ay lagi nakatutok sa inyo para mabigyan natin ng protection. Hindi lamang ang mga kabataan, bagkot ang ating mga magulang at ang ating mga senior citizens. At siyempre, para maiwasan ang anumang sakuna o anumang krimen para sa ating kapaligiran, lalo-lalo na dito sa pagpasok ng bakasyon ng ating mga mag-aaral. Magbabalik po ang FYI. Maraming salamat. Thank you, sir. Tiniente Abara. Thank you, sir, sa pagkakataon ng interview, sir. GIS Institute provides ample space with complete teaching and training facilities.
faster and accurate learning and skills development, ready for work training. Learn and earn at GIS Institute. Future mo, shoot na shoot!